Isa nga po ang Katiil, Davao Oriental sa mga hinagupit ng Bagyong Pablo nitong Disyembre. At ngayon po muli na namang nasalanta ang mga residente roon na masamang panahon. Balita natin ni Dano Tingkungko. Walang kuryente, kaya mga gasera ang nagsisilbing ilaw dito sa evacuation center sa Katiil, Davao Oriental. Pero kumpara sa kanilang mga tahanan, mas mainam na raw dito sa Katiil Elementary School. Bukod sa nasa mas mataas itong bahagi ng poblasyon, may sapat din itong pagkain. Parang walang disgrasya, bukas na lang kami uwi sa amin. Kwento ng mga residente, animo'y nagbabalik na bangungot ng hagupit ng Bagyong Pablo ang naranasan nilang pagbaha nitong weekend. Muling rumagasa ang tubig at naglalakihang tipak ng bato. Sa Barangay Taytayan sa bayan ng Katiil, nasaksihan ko pa ang malakas na agos mula sa umaapaw na ilog. Ang tulay na ito nilagyan ng mga iron sheet ng mga sundalong sumasaklolo. Sa Barangay Alegria ng Katiil, mga binahampalayan naman ang aming nadaanan. Sa lakas ng agos ng baha, tanging army truck lang ang pwedeng dumaan. May irerescue ang pamilya mga sundalo sa Barangay San Vicente, pero bago marating ang lugar, nagkaaberya pa. Matapos sa isang oras, nahila rin ang truck at naihatid ang mga pamilya sa Katiil Elementary School. Yung ulan. Alala niyo yung Pablo? Oo, Pablo. Pablo rin. Pati yung dibdib namin, masakit. Titiisin din namin kung ano ang ano ni God sa amin. Kung hanggang kailan niya ito binibigay sa amin na mga pagsubok. Dano Tingkungko, GMA News.